Ilustrado said, dun sa Sagrak, super dominant yan. It's super, super aggressive, super dominant. May kasabihan nga kami sa term ng ML, kaya niya mang gangster. Really? Okay. Yeah. Kaya mang gangster. Mabira nga naman natin marinig yun. But now, Franco, actually, hindi na ng Archangel dito. They have respect for the specific hero, but maybe they're planning something else. Now, Akai is also a very important tank para sa Bren Esports, and they ban out yung Leomord ng Archangel. What's next for Bren Esports? Are they looking for another tank or gusto ba nila mag-secure na lang isa ulit fighter? You know, honestly, for me, Bren has to go back to basics. Stick to what they know, what they're good at. Pick up the Hellcurt again. Okay. Napakaganda ng Hellcurt on Coco whenever he picks it up. And I think if they start showing their experience kung kailan sila mag-split push, you know, their decision making, it's really, they have really strong fundamentals. And if they let that shine, pick up a Hellcurt, maybe even a Kufra, it's gonna allow them to win the game. I like the Kufra. It also prevents yung Hellcurt para sa Archangel because Archangel can pick that up to kind of answer the Lunox. What else ba yung mga pwede nilang pang-contra dito sa Lunox as well as the Kufra from Archangel's side? I think they're lacking another tank if the Cho will be a fighter and then probably a mage for their team. Ang tingin ko kailangan dito is yung sustain. For the first three picks ng Archangel, well, meron nga silang Grock, which is a good frontliner. Well, he can easily gangster, yung sabi nga natin kanina, kahit sinong hero. Pero ang alagaan nila dito is yung, ano, yung carry. They need to have another hero who will protect and who will support carry for the early stages. Kapag, kasi once na mag-mid game na, excuse me, is most of the time talagang carry will shine eh. Pero, well, at the moment, I think this is a Kadita into a Lapu-Lapu. I think the stun from Lapu-Lapu is somewhat okay for them to catch the back lines as well kasi sobrang haba na nga nung ano niya. Well, you know, this made me think kung bakit nila binan yung Franco kasi Lapu-Lapu is a hero na gusto niya, lagi siya nakaka-attack at all times. He needs to be online most times and it will be, the Franco would have been great. Hanabi, isang hero na ginamit ng Bren Esports to great success during the group stages. Pinanalo nila to laban sa Signal all that. But now, meron na tayong complete lineup dito. Now, I want to ask your predictions starting from Ilustrado. Sino mananalo? Is this going to be a 1-1 from Archangel? Or from Bren Esports, I mean, or 2-0 para sa Archangel? 2-0 Archangel. Okay, very quickly. Okay. Yeah, okay. So I'm 2-0 din sa Archangel because yung Lapu-Lapu, once na nag-ulti siya, nakuha niya yung weapon niyang buo, he can just two-shot the Hanabi. He can just two-shot the Lunox pag naka-dark form siya. So, deadly to. Super underrated hero. Super OP hero. So, Archangel, they know their stuff. They study their stuff. They do it right. And I think on this one, I'll go for Archangel. Alright. How about you, Dats? Balik kayo ulit. Bren. Okay. I'll go for Bren this time. He's always right though, actually. Hindi pa nag-aamali. Actually, joke lang. Bren lang rin pala. Hindi kasi ito. Well, meron tayong pinapanigan. Meron tayong mga gustong manalo. Pero, nag-decide ako more on the drafting kasi. Okay. Execution is pare-parehas eh. But the reason why I picked up Bren, kasi meron silang mga tanks na kaya mag-absorb ng enough damage. And also Akai, ilang beses ko na nakikita yun, they can take advantage of the Guardian's barrier in his advantage. So, ang laking bagay na when it comes to teamfight. Mobile Legends is all about teamfighting. And kapag mas marami yung hero mo to control the fight, you have an edge when it comes to late game, mid game fight. So, I'll go for Bren. Okay. So, dalawa para sa Archangel, isa para sa Bren Esports. Pero ngayon, mabasa muna natin sa malupit na tandem. It's gonna be Majin and Shade Boo. Sa inyo na muna. Maraming salamat, Kuya Wool. Pero mas malupit ang mga Nostra nyo dyan. 2-1 para sa Archangel. Kami po ay nagbabalik. Yeah. Ito na. Pasa na daw natin kagad, Kuya Shin. Into the game we go, ladies and gentlemen. Again, this is game 2 of the finals between Archangel versus Bren Esports. For the first time in forever, pinili dito ang tatlong heroes, Kuya Shin Boo. At pare, sa ating ikalawang laban, anong nangyayari? Nagpaparamdam ang ating bayani. Ang pinakaunang bayani ng Pilipinas. Ang pinakaunang hater ng Pilipinas. Si Lapu-Lapu on March 16, 1521. Oh, naku, ano yung CB ka mo? When Philippines was discovered by Magellan. Oh. Sabi ng Lapu-Lapu, oy, bawal ka dito, boy. Bawal parking dyan. Bawal parking dyan. Pero syempre, dahil nayatap si Lapu-Lapu, sabi ng Lapu-Lapu, lipat na lang ako sa ML. Maraming salamat. Mundon, syempre. Syempre. Sa pagbigay. At binabati rin natin, syempre, yung mga entities that made our event possible. Realme, Gamely. Maraming salamat. Smart. Yeah, smart sa lahat ng mga sponsors natin. Okay. Alright, going back.
into the game, ladies and gentlemen. Like what our analyst said, ano tawo parang Shinbu, Lapu-Lapu is very underrated. Yeah. Pero having the high and dry, mukhang gusto nito ng suntukan, gusto nito ng espadahan. Okay, Archangel on the blue side, Kiluwash para sa Lapu-Lapu, J for the Chow, Rio, right. Atakadita, Lasty for the Scrub, Rockers. And of course, Jeff Cutie Forever for the Curry. Para naman dito sa side of Ren Esports, Yuji, gagamit ang Lunox, Coco bilang ang Hanabi, Pain bilang ang Kufra, Haze bilang ang Kai, at si Rifo naman ang gagamit ng Thumbs dito, Kuya Shinbu. Yep. Interesting marksman lineup para sa dalawa. Uh-oh. Parehas na a weakness finder. Ay, Electro Flash or Weakness Finder, Kuya Shinbu. And the interesting part about here, Paring Mansion, is the compositions are designed to actually make the most of the backline damage na pwede manggaling mula sa Hanabi tsaka dito sa Kari. Actually, yes, curious ako, kailangan nyo bantayan kung paano ma-accelerate yung damage nitong dalawa. Correct, correct. Kasi ang disenyo nitong, ano, nitong Archangel, you would want to get the touch. At least makuha mo si Yuji. Which is they have enough kit. Tama. Ang problema, hanggang saan, hanggang kailan yung kaya mong i-withstand with the bouncing damage coming in from the Petal Barrage of Coco. Yun nga mangyayari. And the first blood, nawala si Lapu-Lapu dito. And again, sorry, it is the Electro Flash. Kuya Simbo, ibig sabihin nito, babackline sila, kakasabi mo nga, hahanap sila ng atay ng movement speed dito sa mangyayaring clash. Pero this is, again, a Lunox. Oh. Di parang Yuji. Okay, pinanakap si Jay, mga kaibigan. Pero lumakap din siya ng bilang pagganti. 1,000 pounder sa may ikot kaagad. Swag na swag. At kita mo wasak yung Chow doon. Pero tuloy pa rin ang aksyon. You get the turtle getting secured here by Lasty. Bumawi pa rin ang Archangel sa may atras. Habol dito sila Ribo. Pero mukhang sila yito sa may bandang baba. Mamba out. Nabanggit kanina ng mga panel natin, Kuya Shinbu, na yung parang si Yuji, hindi bagay sa kanya yung passive-aggressive type of damage heroes kagaya ng Alice kanina. Kanina, no? Ito talaga ang Lunox God. Hindi naman siya tatawaging Mr. Consistent for nothing, Kuya Shinbu. Kasi the main difference between the Alice and the Lunox. Alice is leaning more on the setup. Yes, he needs yes to get the proper timing to make that dive for that ultimate. Round 2 kay Jay na naman dito. Favorite spot. Pero this time, nasipa ka agad na hindi na binigyan na chance ang maging mapabola yung Kufra. Another one. He's here diving. Pero ang ganda ng inipit dito. Sila naman na sinandwich. Pero mula sa likod, nandito si paring Coco. Gigan to the bana. Grabe, agawa ng championship. Lahat gusto magka-medal. At tras dito, sila Lasty. At kita mo naman, ginagawa pa rin ni Kiluwash. Bahala kayo dyan. Bahala kayo dyan. Sa taas. I am the hero. Ako pinakaunang bayani. Bayani ng bansa. Bayani ng bansa. Level 6 para dito kay Kiluwash dito. And mukhang free ang kanyang mga magiging objectives dito kay Shinbu. And parang imagine, accelerated actually yung goal ni Kiluwash dito. Ang bilis, ang bilis. He has two hunting bow here. Very, very close on building the Bloodlust Axe. Kahit na meron siyang isang death dito kay Shinbu, pero mukhang magiging ma-action nga ang laruan natin kasi even si Jay ay talagang hanap ng action. Excited ako makita dito yung true damage output na meron si Jeff Cutie Forever at yung criticals na iahatid ni Coco kamaya. Inaantay ko din dito. I want to observe then. I think it's the usual rush on Coco, syempre, on building that Circus Fury. Totoo, totoo. But of course, that's kind of wishful thinking right now kasi mapapansin ko ang taas lagi ng emphasis ng Archangel sa mga side lanes. Sobra. Iba nga yung ginagawa nila eh. Parang meron silang kakaibang rotation, yung tinawag nating sandwich. Uh-oh. Yung akala mo pumronta sila pero hindi, iikutan ka pala. Hindi pincer ha, hindi pincer. Sandwich, sandwich. Sandwich, sandwich. Kasi kakagutom eh. Kakagutom talaga. Pero let's see. Pain's Kufra naman dito, Kuya Shinbu. Very commendable din. Isa sa mga first row players na naka-discover sa abilities ng Kufra. He can use it against the Rock Block. But meanwhile, iba ang kwento dito kina Coco. Binasa, binasa. Yeah, coconut, binasa. Coconut. Binigyan ng shuriken. Dalawa lang pero kulang pa rin. And look at that. Actually, very curious. Anong ginawa nila? Sti, nakuha ba yung turtle? We have no idea for that one, pero lagi na lang ganun. Lagi talaga, ganun natiwala ng Archangel kay Lasty. Iiwan siya, para siya yung tumingas ng turtle. Hindi mawawasak ang puso ni Lasty Max. Yan ang lagi niyong tatandaan. Pero ang lamang dito sa ating laban, paring Shinbu, Bren Esports Ribo, having 3 assists, instant Bloodlust Axe. Kapag thumbs ka, may ganyan kay item, pwede ka nang gumera hanggang doon. Yun lang, nadali doon si Coco. Pero siguro okay na rin, nakumpleto ang mission at nakukuha pa rin naman yung Outer Mid Interior. Circus Fury already available for Coco. Interestingly, Ribo there was faster in taking the Bloodlust Axe by 1 second lang naman against Kiluwa. So ibig sabihin, hindi lang si Kiluwa siya lamang dito, pati rin si Ribo. Tapos gaya na tayo sa mayroon ng gitna. Tingnan natin kung sino mawawala. There goes Yuji. Goes for the Chaos Darkening. Bumabadukin lang si paring Yuji dito. Okay. At mukhang na-depensahan ng Bren ang kanilang Tori dyan. Meanwhile, there's going to be a free space na magmumula naman kay paring Coco doon sa taas. Kakasabi mo nga ko yung Shinbu, Circus Fury, instant
crit type para kay Hanabi. Yeah, tawag na natin sa kanya dito, Krinitan. 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 Ang favorite nating ang favorite nating member ng crit squad. Okay. Let's hear another one. On to lasting. Lagi talagang nakakapanggigil. Bigger yoyo dito na Rebo. Yuji. Patuken! 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 Yabi. And ito na yung sinasabi natin, Mr. Consistent. Yeah, 301 highest KDA sa MPL Season 3. You know, Harit, Lunox, give this kind of hero na high tempo talaga kay Yuji. Yes. He's really gonna make waves. Isa sa mga laging gustong-gusto kong tandem talaga pag nagsasama yan. Either Yuji, Rebo, Yuji, Hayes. Diba? Yan na nga eh. Basta kahit sino isama mo kay Yuji, Kuya Shifu. No? Lagi kang may consistent na follow-up. Your dad got you. Yun na nga, your dad, the Mage Dad got the Mage Dad. Ang dami na niyang moniker dito. Mage Dad, Mr. Consistent. Dahil nga sobrang galing, having that 4.5% na magic damage to the max HP ng kalaban mo kapag level 6 itong Chaos ano, Chaos Assault parang Shifu. Oo nga pala, speaking of Mage Dad, binabati ko nga pala ang mga pamilyang nanonood po ngayon. Maraming salamat. Diyan sa broadcast natin at syempre dito sa venue pati yung mga pamilya ng players natin. Totoo, solved na naman ang mga mobs sa laban na to. Nako po, si Jay ang hilig sa pwestong yan. Tingnan natin kung meron bang isang mabubuhang mula sa side dito ng Archangel. No, wala naman. Si Giluwash trabaho lang. Grabe si Giluwash dito. Ang tunay na Hunter. Hunter x Hunter parang Shifu, sabi ni Rebo. Hoy, teka, mong gagamulin yung top lane namin ha. Ang ginagawa ni Kuluwash dito, nare-reset niya yung gustong tempo gawin ng Bren. Yeah, sa ibang bahagi ng mapa. Sa ibang bahagi ng mapa. And this is very interesting kasi you don't usually see Bren na silang nagre-react sa isang push, Kuya Shin. Here's another now towards last team, but this time that is a crack na corner at apat ngayon yung nagigigil mula dito sa Bren Esports. Gigil there gigil. Might be no chance to contest this push into this inner bottom lane turret. Gigil na gigil si Kapitan Pain dito. Tignan mo yung box out na ginagawa niya dito by using the Kupra and right now Archangel. One on one. One on one with the Great One. Jeff Cutie versus Rebo. Okay, Mamba out. Mamba out. Both of these teams, okay sila sa mga makukunat na lineup paring Shinbu. Pero kung iisipin mo, parang mas lamang sa malayo ang instant burst ang side ng Bren Esports dahil dito kay Yuji Lunox. Yeah, yung three-man squad nung Bren Esports mas solid ngayon. As in, when they converge, I would lean more on Bren Esports winning. Pero again, may isang approach yung Archangel dito sa mapa. And that is a different approach para sa game natin and that would be to control the map. Pero not like this. Tingnan mo naman si Kadita doon, nanuyot. Nanuyot, nanuyot, mga kaibigan. Para dito kay Grio. And again, si Rio din kanina yung gumamit ng Lunox dito. And actually, Kadita, hindi rin siya, action Jackson siya, pero parang passive din yung galaw eh. Yeah, kasi you're waiting for the setup of the Bed of the Ocean, tapos ramp waves up. Kadita is actually a responsive hero. Hindi siya yung usual na ginagamit mo pag setup talaga. Oh. Inaantay mo na lumapit yung kalaban, saka mo babatiin na tubig. Kumbaga yung parang may piyesta. Tama. Piyesta ng San Juan. Oo, na San Juan. Parang piyesta ng San Juan. Alam mo, Nas, nakasakay ka sa jeep, bihis na bihis ka, aakit ka ng ligaw, tapos sasabuyan ka ng tubig. Yun nga ang mangyayari. Binabati ko lahat ng mga taga San Juan, pero nasa Pasay tayo ngayon. Kuya Shinbu, sabi dito ng Bren Esports. Teka lang, babasagin namin yung top. Huwag na kayong maingay dyan. Pero kala, op, medyo pulado lang ang ating Tori dito right now. Walang, walang minion wave. Kakatansyaan itong dalawa si Jay. Oh, denial talaga si ng mga hero. Ano, mga nudes parang Shinbu, speaking of Jay, nahihirapan din siya mag-land ng 1-2 punch dito. Kasi yung lineup ng Bren Esports, you have the lifesteal muna sa Tams. Ayaw mo naman Kupra ang sipain mo. Yeah. Medyo, even though magandang counter. Medyo napila yung Cho niya eh. Injury. Ilang injury yung nakuha niya doon sa may bandang baba. Now, in good control, itong Bren Esports dito sa ating mapa. Sama mo pa yung immortality dito. Hindi yan magsasawa. Si Hayes na mag-dive. Oh my G, sabi ng Bren, galit na kami. Galit na kami? We will avenge game number one. Sabi ng Bren dito, Avengers assemble! Dahil pupunta sila dito sa mid lane, Kuya Shin. Ako sa may bandai. Of course, no minion wave pa. They're trying to get the proper opportunity. They don't want to get pinned down and be divided by the wall dito ni Lusty. And so far, they're just punishing the main crowd control mula dito. And that is actually Jay. Napansin ko lang, no? Yung multi-target knock-up nila, Oo, Jay lang pala talaga, no? Mahirap. Well, may knock-up din kay Kadita, pero ang dali-i-dodge nun. Madali-i-dodge eh. Yung magiging dilemma dito ng Archangel kasi yung sugod nila basa kung saan manggagaling eh. Unlike the Kupra, from long distance, coast to coast, mula Baclaran hanggang SM North Edsa, ganun kalayo. Walking yung distance, no? Walking distance. Walking distance. Walking distance. Pero walking distance.
Tignan natin. Paglakad mo, no, pagdating mo ng North, kamukha mo na si Grock. Kamukha, ano ka na, warrior ka war. Na. Ganun. Para ka ng si Lapu-Lapu. Speaking of Lapu-Lapu, wala pa siyang nakukuha kahit isa dito, paring Shinbu. Nagbaliktad bigla yung ating laban. Kanina, ganito ka-surpress yung Breaking Sports. Time mo lang kasi bayani yan eh. Siyempre, tama. Nagpapabugbog sa una. Naisusulat. Nagpapabugbog sa umpisa, okay. Pero time out, substitution. Ladies and gentlemen, Bren Esports right now, sila ang nagdidikta ng gera, Koyshin. Yeah, I think so. I think the post would come in from the side ng Bren yata dito. But of course, our Marshals and League Ops to handle that one. At least naging chill, no? Chill. Kanina chillax, kasi chillax. Parang yung game one natin, ayaw magpatawad eh. Oo nga eh, parang ano eh. Kasama pa ng prot, grabe naman yung MET. Grabe ang MET. Nailangan nakakita ng esports production na may kulog-kulog pa. May kulog pa, pati yung ano, pati yung... Yung panahon ay sumang-ayon, kumukulog ang laban. Tanda mo, Kuya Shinbu, pag may kulog, may anghel. Pwedeng may ganun ang dating. And ayun nga, medyo mas toned down itong ating game 2. Poise ang Bren Esports na maitulak ito sa isang 1-1. Yeah. And actually, kung ako hindi mo na kasama ng panel, ang call ko dito is actually a 3-2. Pwede, yeah, no? Piling ko nga game number 5. May 5 talaga sa to. Ganito kainit na laruan. Itong dalawang team medyo malabo sila ma-3-0. Ito yung mga kalib. Libre ng team na hindi mo tinitri-zero eh. Ganado, eh. Hindi ka pwede magkamali. Bawal kang pasma. Bawal may tumawag sa'yo sa phone mo. Kumbaga, chill lang muna sila ngayon. Yeah. Paring Manjin, binabati ko rin lahat ng mga pro teams natin na nakasama natin dito sa playoffs. Maraming salamat. Grabe, yeah. Every time that a team gets dropped, tinitingnan ko lagi kung ano yung reaction nila. And isa lang talaga masabi ko, sobrang bigat talaga ng buhay ng isang pagiging pro. Hindi biro talaga. Kasi kailangan mong manalo. That's the pressure na meron sa'yo. You need to win. That's it. Yung alam mong ibinigay mo lahat, yung best mo, pero yung game pa rin yung magdidictate ng fate mo. Correct. Let us see here. We are just down to the last two players. Eto na. Nako, eto pinompyang na ni Kuya Pain. At sinagyan ng bulaklak sakto Summer para dito sa Bren Esports. And that's reminiscent of the setup na ginawa din ni Tets on Kufra. laging nasa-set up dyan. Laging dyan nauuntog. Yung dulong yan. Yung pwesto na yan, dyan lagi inuuntog yan, yung mga kalaban. Yung hinigaan ni Jay. Ganda ng higaan ni Jay. Pero right now, ladies and gentlemen, Archangel, meron pa ba silang mga kapitan dito? Unti-unti na bang tinatanggal ang mga pakpak nila? Kasi kung titignan nyo ang mapa, may objective tayong mga nakikita para sa side ng Bren Esports. Lako, larong ginakulong. Na naman. Space Jump Cutie Forever. There is no way that he can actually survive that one. That is a very curious positioning din. Mula doon kay Jay. Again, hindi ka man matatamaan ng 1,000-pounder. Merong movement speed bonus. Yung Hurricane Dance, matataya ka dyan. Madi-displace ka yan. Ito na naman, yung Joe na pilay. Tingnan natin kung kaya bang mabuhay. Says down by the Thamus here. Lord, getting focus here by Bren Esports. Yung Lord, nagtataka na. Teka, nagtataka yung Lord. Hindi, sandali lang. Kalma, babalik ako dito. Habang si Rio, makikita ninyo. Naku po. They are out for blood. Picking them one by one. Kuya yes, mga kaibigan. Siguro nga hindi pa napuputol yung pakpak, pero yung feathers nararamdaman ko. Sinasabunutan. Bren Esports dito. Naku po, ladies and gentlemen. Lasty Mac. Will try his best. Kuya Shin. Ito si Lasty. Ito yung ano, last steal, di ba? Last steal. Grabe yan sa Lord. So sisigiraduin na yata nila. Oh my G. Maybe natin na binigyan ng chance. At wasak. Doon nawasak ang puso ni Lasty Mac dahil yung Lord nagtataka na naman. Audition. Pumasok si Kaluwas dito pero makukuha ni Mr. Consistent ang Lord. At naku po, nag-audition. Yes. Ladies and gentlemen, ang Archangel. And of course, mitigating that plan, ang ginawa na lang ni Jeff Cutie Forever is go for the push here into the bottom lane side. It's not yet over. I think that is the first Lord pa lang naman ang laro natin. Again, sa composition na merong Lapu-Lapu at meron din carry. Medyo madali madepensahan niya. Medyo napakadali nga lang. And of course, this is the Lord na pwede nang samahan ng Bren. Susugod na. Yeah! May napansin lang pala ako, pare. May hanabi nga pala. Naku, tayang-taya sila lahat dyan. Nakahagip si Jeff. Look at the damage ng hanabi kanina, pare. Yung crits, 1K. So, ibig sabihin, tanggal kagad yung isang chunk ng bar mo doon sa iyong life points. Habang huli na naman si Jay dito na medyo napilay. And Bren right now, lumipat wala na ang camera minion sa kanila. Yeah. Tingnan natin, kinuha sila pa sa kanyang laser sword. May palago siya dito pero nag-audition na naman. Sabi nga ng Bren dito, this and is another one. Yeah.
Game 2, ladies and gentlemen. Yan ang sigurado. They have enough minion wave. Bonus na lang na makapatay ng ibang membro ng Archangel dyan. It's gonna be a wipe, an ace in the base. And you can actually see here that Brand Esports will be taking Game 2 sa ating Grand Finals. Hindi pwedeng 2-0. Walang 2-0. Walang 2-0. Dapat 2-1, 3-2, 3-1. Ganun. Oo. Umuulan, pero mainit ang laban. We have here, we got ourselves a series.